Pagadaan, Bulacan, Rizal, Cavite, Lubang Island, Pangasinan at Metro Manila. Ang lahat po ng lugar na nabanggit ko ay nasa signal number 1 na lamang. At maaaring kung patuloy itong si Glenda na mag-travel tang west-northwest palabas po ng FAR, ibababa na po maaaring mamaya ang mga signal. So, nakataas pa rin ang ating gale warning dito po sa silangang bahagi ng Luzon. Silangang karagatan ng Luzon na kung saan delikado pa rin sa ating mga mangingisda. So, payo po natin sa ating mga kababayang mangingisda na huwag na po munang dumako sa mga lugar na yon. So, yun lang po ang ating update para po sa bagyong si Glenda. At nakahanda po ang ating kasama rito si Sir Rene Paciente para sagutin po ang ilang katanungan. Sige sir. Kailan po inaasahan natin makakalabas po ng parang ang bagyong Glenda? So inaasahan natin na bukas ng tanghali o early afternoon lalabas ng par si Glenda. Kung magpatuloy yung movement niya na west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. Sir, kailan po inaasahan na mararanasan po yung mga pag-ulan? Actually, improving weather na tayo kasi papalayo na sa atin ang bagyong Glenda. Bukas sa lahat ng bahagi ng Western Luzon, inaasahan din natin na dahan-dahang gaganda ng panahon habang ang bagyong si Glenda ay papalayo sa atin, papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sir, Rene, pagkatapos ni Glenda, may bago bang weather disturbance na nakita kayo? Okay, mayroon tayong LPA na minumonitor. Ito ay nasa labas pa ng PAR. Ito ay may kalayuan pa, so minumonitor natin ito. Actually, nasa 1,090 kilometers east of Visayas. So, tinitingnan din natin to kung matutuloy ba na magiging bagyo o ito ay matunaw. Malayo po siyang maka-apekto sa galaw ni Glenda? Ay, may kalayuan po kasi si Glenda palabas na at saka yung low pressure area nasa labas din ng PAR, so walang epekto to. Okay, so kung wala nang mga tanong, maraming salamat ulit sa inyo. Lalo na sa mga kaibigan natin na palaging nandito para makakuha kaagad ng impormasyon at makarating sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.